Good morning mga baklushi! Ayan, magandang umaga mula po dito sa Japan mga baklushi. Welcome po ulit sa ating channel. My name is Penny. Kung bago pa lang po kayo sa aming channel, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-follow, mag-like at mag-share. So ayan mga baklushi, for today's video ay mag-share naman ulit tayo tungkol na naman dito sa mga bagay-bagay about sa pagiging isang OFW. Yon. So, kung may mga gusto po kayo itanong or mga curious, mga ganyan, mag-comment lang po kayo and itatry ko pong isagutin based sa aking experience. So, ayun, ang video ko pong ito ngayon ay tungkol sa kung gaano po katagal ako nag-intay o ilang buwan yung pinag-intay ko bago talaga ako makapunta dito sa Japan. So, yun po yung i-share ko para magkaroon po kayo ng idea kung gaano katagal ang ipag-iintay nyo, so makakapag-adjust kayo kung kayo ay may current na trabaho. So simulan po natin mga baklushi noong nag-start ako mag-aral ng Japanese language. Eto, hawak ulit yung mga resibo noong pag-enroll ko. Nag-start po ako mag-aral ng Japanese language ay January 2016. Ayan. And not based dito sa aking resibong hawak ay umabot ako ng April 2016. Bale, apat na buwan po akong nag-Japanese language. January, February, March, April. Pero po, itong aking klase ay tuwing Sabado at Linggo lang. So, hindi po talaga siya Monday to Friday, hindi po. Kaya medyo matagal siya dahil ang oras lang ng aking Japanese language ay kapag Sabado, 5 hours, tapos kapag Linggo, yun ang whole day. So, kaya po umabot siya ng 4 months, pero kung pagsasama-samahin yung oras, parang aabot lang siya ng 2 months. Ayun. So, yung aking Japanese language na pag-aaral ay umabot po ng 4 months. And then, April din po, napa-line up na tayo sa interview. Ang pagkakatanda ko, April yon na interview tayo. And then, noong nalaman po natin na nakapasa, syempre, hindi agad sinabi na, oh, pasa ka na. Parang nag-antay pa ako ng 1 week. Tama, nag-antay pa ako ng 1 week do sa result ng interview kung pasok ba ako or bagsak. So habang nag-aantay po ako ay mayroon pa po akong current na trabaho sa Pilipinas kaya hindi po agad ako nag-resign kasi hindi ko alam kung anong magiging result kaya ayaw ko naman na mabakante ako or wala akong trabaho. So hindi po ako agad nag-resign sa aking current na trabaho sa Pilipinas. So, no after 1 week po yun, siguro lumabas na yung result at nakakuha nga ako ng good news na nakapasa daw po ako sa interview. So, yun, masayang-masaya po ako noon. And then, sinunod ko na yung mga next instruction nila, nagpasa ng mga documents, nagpa-medical, nagkumpleto ng mga papers na para ipapasa po sa agency. Pero, hindi pa po ako noon nagre-resign kasi ano pa lang naman yun eh, wala pa yung mga COE. So, pagdating ng April, May, June, ayan na po yung nandun na yung mga pagpaprocess, pamedical, pagkukumpleto ng mga documents na kailangan nila. So, hindi po agad ako nag-resign noon. April, May, June, nagtatrabaho pa rin po ako doon sa aking current na company. And then, nung parang nagpirmahan na kami ng kontrata bandang ano na eh. Siguro May, hindi ko na masyado matandaan yung nagpirma na ng kontrata. Pero nung na-finalize na as in kompleto na talagang sigurado na ako, nag-resign na po ako ng month ng June 2016. So, April, simula ng interview, April, May, June, tatlong buwan pa po yun bago ako nag-resign sa aking trabaho. June, yun yan. Then, nag-resign na po ako noong June. Umuwi na ako sa bahay. Nag-aral na lang ako ulit ng Japanese language kasi meron naman libro na kasama na ibinigay doon sa mga ibinayad namin. So, may books po yun. Nag-aral na lang po ako ng Japanese language at nag-aantay kami ng kung kailan yung aming pidos. Yung mga ganon sa... Siyempre, may mga pidos yun. Pero matagal po, hindi po agad namin na-receive yun. Tapos, medyo kinakabahan na kami kasi July, lumipas na yun yung buwan ng July, wala pa. July, August, ayan, medyo nagtataka na kami kasi medyo matagal. Ang iniintay po namin nung mga month na yun ay yung mga COE,
yung eligibility yon. Kasi matagal po pala yon. Inabot po ng 3 months yung pag-aantay ng COE, ng visa, yung mga ticket, hanggang sa nakapagpidos na po kami. So, mula January, nag-aral ako ng language, tumagal siya ng April, 4 months. Then, nag-antay ako na kompleto ng mga documents and papers hanggang na make sure ko na na pasado na nga ako, sure ball na napupunta ako ng Japan. Inabot po din yun ng 3 months. So, April, May, June. Ayan, so 6 na buwan yung inilakad ng aking pag-a-apply. So, nag-resign ako ng month of June 2016. Tapos, nag-intay po kami ng mga COE, working visa, at saka mga ticket, and PIDOS. Inabot po yun hanggang September 2016. So, nung June na nag-resign ako, July, August, September. September pa po ako naka-alis ng Pilipinas. So, bali, meron akong 3 buwan na walang trabaho. Yun po yung aking gusto i-share sa inyo na medyo matagal po yung pag-iintay nung COE, ng mga visa, working visa, ticket, and PIDOS, hanggang sa makapag-PIDOS ka na. So, bali, in total po, ay umabot ako ng 9 months. Yan. Simula nung nag-start ako sa Japanese language ko. And then, 2 to 3 months yung ano, pag inabot nung sa pagpirma, pag kukomplete ng documents and medical and everything. Medyo matagal po talaga yung process. So, ayun po ang aking i-share sa inyo na umabot po ako ng 9 months. Pero dun po sa 9 months na yon ay hindi ako agad nag-resign dun sa aking trabaho kung meron kayong trabaho pa sa Pilipinas. Pang-support din po yon para if in case, ano na, aalis na kayo, meron kayong extra money, kailangan nyo naman ng extra money pagdating dito, syempre. Tsaka, yung mga bibilihin yung gamit, dadalihin nyo pagpunta dito. So, kayang-kaya pang makuha dun sa mga, dun sa pag-iintay nyo, wag po muna kayong mag-resign. Kung talagang, hindi pa talaga sure. Ayan, medyo na-excite lang siguro ako kasi nag-resign na agad ako tapos naghintay ako ng 3 months. So, wala akong trabaho nung July, August, September. So, after po noon, basta naman na make sure nyo na nagpirmahan na kayo ng kontrata. Ayan, may kontrata na. So, yun na po, wala nang kawala. Magiging, ano na yun, intay na lang. Talagang patiently waiting na lang basta't nagpirma na kayo ng kontrata. Medyo matagal nga lang po. Umabot ako ng 3 months. Mula doon sa pagpirma ng kontrata, so yung COE, visa, at saka yung mga pagpipidos, ayun, medyo matagal-tagal siya. Kaya, wag po kayong maiinip or wag kayong kakabahan na bakit ang tagal, bakit wala pa, pumirma naman ako ng kontrata, ganyan. So, patient lang po kayo, patience lang. Kasi, ano naman, talagang mapapunta naman yan or mapapasa inyo naman po yan, lalo na naman at kayo ay nakapirma na ng kontrata sa agency. So, yun lamang po kaya ang ma-share ko lang or maiibigay ko lesson or ano ba, kung yung ma-share ko is kung meron po yung current na trabaho sa Pilipinas tapos nag-a-apply po kayo papuntang ibang bansa, kung kaya naman na hindi kayo agad mag-resign para lang meron pa kayong additional, may income pa rin po kayo habang nag-iintay, mas maganda po yun ang gawin ninyo. And then, kung may mga lalakarin kayo papuntang agency, ipapasa ng ganito, so, absent na lang po kayo. Ganun na lang mangyayari. So, yun po ang aking i-share for today's video. Sana po ay nakatulong or nakapagbigay ng idea sa mga gusto pong mag-ibang bansa or maging isang OFW. Hindi man po dito sa Japan, sa ibang bansa, Korea, Saudi, or kung saan mang Canada. So, ayun po ang aking pwedeng ma-share sa video na ito sa ngayon. So, kung may mga gusto po kayong malaman, i-comment nyo lang po sa video na to and itatry ko pong sagutin based po sa akin experience. So, yun lamang po and syempre kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, mag-follow po kayo sa aming Facebook page, i-like and share nyo naman po ang aming video kung sa tingin nyo ay nakakatulong ito or napapatawan namin kayo. So, yun lang mga bakloshi for today's video and bye! Ingat palagi!